Shout out to Pia Georgia. Ulysses. Shout out to Ulysses. Kumusta? Ulubing ina, shout out. Ulysses Guapito, Sofia Georgia. Pretty host, magtanong lang, tax na ba ang mga YouTuber sa Pinas? Yan ang bagong balita, sabi. Kaya kung kukonti pa, kahit konti ata ang kwan mo. Pero sa bagay, wait lang ah. The reason siya, wait lang guys ah. Meron ako po kayong cellphone. Oh, yun ang bagong balita ha. Na magkakaroon na ng tax. Maraming salamat sa dalawang like. Tax ang mga YouTuber sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung kailan ipapatupad. Yan. The Recent Show, Chang Ina. Shoutout sa Chang. The Recent Show, kumusta ka na? Chang, kumusta? Bunso. Chang, play na kita. The Recent Show, naka-play na. Chang Ina, play na kita. Kumusta na, Chang? Chang, hinanap kita kanina pa. Sabi ni, present, hindi absent, mom and daughter. Sabi ni, Chang Ina. Wait lang ha. Ay, okay. Si Kwan kasi, si Maria Eva Paragas. Nag-chat. Na-receive niya na yung Kwan. Yung aming, tawag na to. Product. Nag-order kasi siya. Jepoy Amor, fish on and, fish on, did.tv. Jepoy Amor, napanood ko kasi sa news rin po. Oo nga eh, nakakakuan din ano. Pero talagang ganun, kailangan mo sumunod sa batas. Kaya si sila Jamil, nag-erase sila ng kwan eh, ng kanilang account. In-erase na nila yung kanilang channel sa kwan, sa YT. Jepoy Amor, playing na ang videos mo. Jen Kitchen, Tamshake, Sisi, thank you so much. FishD.TV. FishD.TV. Sige, play na natin. Tsaka si Jen Kitchen. FishD. Parang second time mo sa akin. Naalala ko yung point mo, yung channel mo. FishD. Fish on pala. FishOnD. FishOnD.TV. Parang second time mo na sa channel ko. Ay, kilala mo si Fish? Kilala mo ba si Fish, Jeng? Jeng Kitchen, kilala mo pala si Fish on the dot. Jeng Kitchen, play na rin natin. Kahapon kasi nung mag-chat kayo, ay nung kasarapan ng usapan natin kahapon, sakto rin na dumating na yung kliyente ko. Kaya hindi ako masyado nakapagtagal.
Okay. Chen Ki Chen. Yan, Cheng. May premiere ka ba? Kailan? 3 days pa. Nagkakilala kami nila Raisen at Ate Cheng. Ay, sige, Mami. Cheng, Kuya Fish. Fish, pakuan ako. Fish on. Pwede kayo magtanong sa akin, ha? Maraming salamat, ha. Since marami ka palang kakilala dito, ako na lang pala ang nahuhuli sa balita. Fish on, thank you so much for coming over sa streaming, Mama and Daughter. Nakakatawa. Yes, Sisi, one of our friends, si Kuya Fish and other reason. Thank you so much po. If you have questions, kung bago kayo sa live ko, at nagtataka kayo dito, guys, sa live ko, ha, hindi allowed ang magbaba ng link. Manual po ang pakikipagkaibigan. Yun yung aking policy sa live. Hindi naman ibig sabihin lahat ng live ganon. Sa live ko lang po ganon, bawal magbaba ng link kasi gusto natin na habang hinahanap nyo yung mga friends niyo dito sa loob ng YT, kahit paano ipakita natin kay YouTube that you are searching you at that you are interested sa mga channel na isa-subscribe ninyo. Paano yun? Isa sa mga action dun is paano manualing or keying? Nagki-key-in kayo ng pangalan nila sa search engine. Isang paraan yon para ipakita sa analytics that you are already interested to the channel. One. And we are also avoiding spamming. Kaya po tayo hindi nagbababa ng link sa loob ng chat natin. Ito yung mga reason, guys. Ha? Kasi may mga cases na pag pumasok yung iba dito, manghihi agad ng blue jacket for them to drop their links. But then they don't realize or they don't understand that this dropping link inside the chats will make their account spam. Isa sa mga dahilan na nababawasan ang subscribers natin kapag ka ang dumikit sa atin ay also sa spammers. So kung hindi ka spammer, kung hindi ka nagbabahilik magbaba ng link, one, ang maganda doon, hindi ka yung account mo na-avoid mo sa pagiging spamming. And kung ang iyong mga kaibigan ay mahilig magbaba ng link or yung mga didikit sa iyo ay mahilig magbaba ng link, they are making their account spam, which is kapag spammer na ang account, kapag dumikit sa atin, isa sa mga nalalagas or hindi sinasali ni YouTube sa pagbibilang or hindi niya bibilangin ang subscriber na yon sa channel mo. Kaya yung pagod natin, yung hirap natin, nasa sayang. So lahat na nandito, kapag kayo ay spammer, automatic your subscription will not be counted and even the views will not be counted, which is ito yung target natin kapag ka meron tayong nakikilalang bago. When we are introducing our channel to those who are not yet connected to you. So, Mary Stevie, shout out. Sorry kay Fish on the Dot kung na-delete ni Ann. Na-retract mo ba talaga yung akwan mo? O si Nightbot ang nag-time out? Sorry naman po ha. Si Nightbot, guys, pasensya nyo. Hindi ko pa natatraining ng gusto. Jinjoy Art, shout out. Bakit po kahapon hindi ako mabasa mga message sa chat sa LS? Parehong channel ko. Ganun nangyari, Mama and Daughter. Ano yun? Kahit moderator ka sa ibang live, Chang, moderator ka ba, Chang, sa ibang live? Chang, hindi ka mabasa, pero moderator ka, ganun ba? Alam mo, ma'am, nakilala ka namin nung minsang umakyat ka ni Tatay Aweng, Pinoy Accor. Buhat nun, Sisi, lagi kami nakikinig sa'yo. Ay, ganun ba? Diyan kay Pinoy Accor ba? Oo, kasi si Pinoy Accor dati, pumupunta siya sa akin. And nakikinig siya. But then, iba kasi kami ng strategy ni Pinoy Accor. So, si Pinoy Accor, lagi pumupunta sa live ko before. And listening also to my yung sa akin natin, tinuturo natin at, ang tawag nito, sinasabi ko. Because nakikita naman niya na nagbibigay ako ng article before reading something. Before na, pag may tinanong sa akin, dito mababasa yan, ganun. Talaga ba? Maraming salamat po ha. Mary Stevie,
Kumusta ka na, Maris TV? Play na natin, guys, ha, yung mga bagong pasok, ha? Wait lang po, ha? Maris TV, naka-live ka na, bebe. So, ipunta ako sa live mo, be, ha? Pero wag nyo itong gagawin yung ginagawa ko, guys, ha? Na nasa live, live to live, guys, ha? Avoid nyo po ito, yung system na nandun ako, nandito siya sa live ko, tapos nandun siya sa live niya. Pagka, lalo na kapag ka hindi nyo kabisado ang tao. Sophia Georgia, shout out again. Pasensya na kay Nightbot na time out si Fish on the Dot. Sorry naman. Tamsak na po. First honor, kakalihim. Father and son, shout out si Father and son. Yung mga may tanong dyan, guys, ha, regarding YouTube. Ay, ito pala yung Kwenny Kwan. Deb. Na-play ko na ito lahat ng videos dito, Deb. Doon na lang ako sa kwan mo, Deb, ha? Sorry naman, Deb. Deb. Simple craft. Maraming salamat, guys, ha, sa naniwala kay mom and daughter. Thank you so much po. Kaya lagi na kami nakikinig sa'yo kasi dami natutunan. Maraming salamat po. Nakakapag-chat ako pero yung mga tao sa chat room hindi ko mabasa. Yes po, moderator naman po ako. Pero ngayon, ito okay na. Baka siyang may glitch kaya si YouTube? Baka ikaw lang hindi baka feeling mo ikaw lang ang naka-experience na ganun. Baka, kwan talaga, marami naka-experience na ganun. Pag wala ba activity in 6 months yung YT channel, i-delete siya ni Lolo. Kung monetize tayo, possible po na ma-demonetize. Okay? So, kung hindi naman tayo monetize, possible na magiging inactive ang ating channel. Okay, ipakita ko lang kung saan mababasa ulit yun. Pwede, meron siyang rights na maging inactive or ma-terminate ang channel natin. Okay, basahin ko lang, guys, ha. Kung saan po nakasulat yun para po meron tayong... Ito po, guys, ha, YouTube Partner Program Overview and Eligibility. Okay? So, kung babasahin natin to, pag bumaba tayo ng basa, eto oh, ito po sa may bandang baba, YouTube does reserve the right and its discretion to remove monetization kapag ka tayo po ay monetize from channels if a channel is inactive and has not uploaded or posted community posts for 6 months or more. So, ito po, remove monetization. Inactive and has not uploaded or posted community posts for 6 months or more. So, maliwanag po dito, merong right si YouTube. Reserve the right at its discretion to remove monetization. So, dito pa lang po, nakasulat sa eligibility kapag monetize tayo, possible na tayo ay ma-demonetize. Kaya, isa yun sa mga kwan niya para maging active ang kanyang platform. So, kung stagnant lahat, syempre, yung iba kung tinamad na, wala siyang nilagay na ganyang policy, possible na hindi magiging progressive ang platform niya. Kasi puro stagnant ang kanyang stagnant ang magiging members niya. Gusto niya kasi lahat ng gumagamit ng platform niya is maging active. Katulad sa Facebook, kung meron kayong bagong picture na gustong i-post, nagdagdag si Facebook na feature ng My Day. Isipin niyo, My Day. Ibig sabihin, everyday, pwede ka maglagay doon. So, ganun din po si Kwan. Si YouTube, gusto niya hanggat maaari meron tayong na-upload na videos. So, ganun din sa platform ng TikTok, ganun din sa platform ng YouTube. Gusto nila active tayong user. So, kaya ganyan, binigyan tayo ng ganitong klaseng ultimatum na kapag hindi ka nag-upload within 6 months, ibig sabihin yung account mo is already stagnant or hindi na active maybe yung user. So, meron siyang karapatan na maging deactivate or i-remove ang iyong monetization sa channel mo. So, meron po siyang karapatan. Okay. Play ko muna si Sitindero. Sino pa hindi ko na-play? Sitindero. Shout out to all viewers and 10 likes. Thank you so much.
hindi ko na-play sa Sitindaro ngayon ko i-play. Sitindaro, kumusta ka na? Shoutout sa'yo. Ito, naka-play na. Sino pa po hindi ko na-play? Nabasa natin guys sa doon sa spam deceptive practices. And meron din po nakalagay, Bear Official shoutout. Bear Official. Meron ako hindi na-play. Titinan ko lang ha. Baka meron ako nakaligtaan sa taas na hindi na-play. Okay. May bago tayong kaibigan, si Bear Official. Bear Official, where are you from? Ginjoy Art. Ginjoy Art, play na rin kita. Ginjoy Art, shout out. Bear Official, where are you from? Tinan ko lang ha. Bear Official. I have to stop by before. I got to sleep. Bear Official, thank you so much for coming over on my stream. Appreciated much. Oh, ganun. Na-busy daw din. Ako rin na-busy din ako eh. Halos lahat na-busy. May mga, are there someone here? Is there someone here na-skip ko ma-play ang video? Meron ba ako na-skip dito ma-play ang video? Chang, baka napasama ka lang kapon sa glitch, Chang, kasi may mga cases din na biglang nagkakaroon ng glitch sa YouTube, baka ikaw isa sa mga naapektuhan. Okay? Kung okay naman na, hindi ko na alam kung anong reason ha. You keep up. Good work. So, is this a new channel of yours? IFG? It's IFG. IFG, thank you so much. I love you. Before you sleep, you need to pray, okay? IFG, have you... Did you... delete already your another account? Is this a new account? IFG? Okay, you change your name only, okay. I will play your videos. I'm playing your videos now. IFG. IFG! Thank you for coming over. Sleep tight. I hope you recover already. No, it's the same channel. Yes, I already seen it. So you just change your channel name, but still you. Okay, Father and Son, naka-play na po. IFG, I was surprised. I thought it's a new channel that I have haven't met before, haven't visited this live streaming. So, I'm already playing your video. IFG, thank you, thank you. Sleep tight, bro. And don't forget to pray. Don't forget to pray. Again, guys, sino po dito ang may tanong about YouTube, guys? Pwede po kayo magtanong, ha? Lalo na sa mga bago. May taga-type po ba, mom and... May nagta-type po ba, mom and daughter? I don't want my ex to see any of my content. I'm far away. Okay. Keep moving on, okay? Enjoy your life. Everything have a reason. So I'm here to support you. But you, it's already late on your place. May nagtatype po ba, mom and daughter? Ano nagtatype? Si anong tinatype? Lirio Begasina, shout out. Ano tinatype, Chang? Hindi ko naintindihan. Anong tinatype? Don't worry, IFG. The Lord God will is preparing already your partner, okay? To love you more, that deserves the love that you are giving, okay? Thank you. I'm here for you as well. Thank you so much. Bawal ba talaga magbaba ng link sa Facebook, GC? Makakaapekto ba 'yon sa status ng channel? Okay, tanong ako ni Miss Fish on. Fish on the .tv, okay? Okay, pakita ko muna sa inyo yung aking channel na naghihingalo, okay? Take a rest now. No channel gets left behind. Yes. Guys, Bear Channel is my friend from USA.
former name is IFG. So, please also make friends with IFG or Ver channel. My old friend from California. So, I hope you make friends with a Ver channel. Ver official rather. Ver official. Kailangan guys, IFG na lang po ang ilagay niyong pangalan niya. This one. Ibababa ko yung pangalan niya guys ha. IFG. Ito yung pangalan niya. Paki-search na lang po. Ganyan yung, ito yung away ng pag-type ng pangalan niya. Yan. Sa, nakalagay po kasama kay Sonia Lipil. Father and son. Okay, sagutin ko muna si the fish dot, fish on the dot. Okay? Fish, sabi mo dito, bawal mo talaga magbaba ng link sa YT, sa Facebook, o sa GC. Okay. Kung papansinin natin, guys, ha, bawal ba magbaba ng link ng YT sa Facebook? Pakita ko muna sa inyo, guys, yung aking YT channel. So, ito po yung aking YT channel. Kung papansinin nyo po yung channel ko, ipapakita ko sa inyo analytics ko. Ito ang analytics ko. Kung papansinin nyo, guys, isiset ko po ang aking analytics. Nagihingalo to, guys, ha? Pasensya na kayo sa aking analytics. Okay, ito yung analytics ko. Kung papansinin nyo po, itong analytics ko is from July 28 to August 24. Okay, kung mapapansin nyo guys, 28 days lang ito. So, kung bababa ako ng titingnan natin sa engagement, sa reach pala, sa reach, okay? Kung makikita nyo yung traffic source natin, ito. Traffic source, pag sinabing traffic source, ito yung mga viewers mo, okay? Kung saan nanggagaling ang viewers mo. Traffic source. Ito internal ko, YouTube search, 42%. So, dalawang klase ang ating traffic source, pwedeng internal at saka external. So, kung mapapansin nyo yung traffic source external, dito po nanggagaling yung mga Facebook, Facebook Messenger, Google search, WhatsApp. Okay? Kung mapapansin nyo po, ito yung sa akin. So, nandito po ako sa Facebook, 38%, okay? Sa Messenger, 13.2%. Ito po ebidensya, guys, ha? 28 days lang to. Ngayon, papalitan ko po ng lifetime yung ating analytics, guys, ha? Ito, 28 days. Ngayon, lifetime. Bakit ila-lifetime ko po ang aking analytics? Para po makita ninyo, para po makita ninyo, kailan ba ako nag-umpisa magbaba ng link sa mga Facebook or sa Messenger or other platform. Kasi kung mapapansin nyo, may WhatsApp ako doon. Okay? So, yung WhatsApp ay parang Messenger din po yon. Okay, eto po yung aking channel kung mapapansin nyo po. Okay. Nag-LS kasi ako ilang araw at nung channel na ni Balahura, switch kay ko account para makapag-reply ako sa chat room. Itong dalawang CP ang ganito. Oh! Switch account. Buti walang nag-delete ng message mo na kwan. Google Team. Okay, kung mapapansin nyo guys, eto na yung analytics ko. Lifetime po ito ha. Nakaset na po lifetime. Paano ebidensya? Tingnan nyo po doon sa aking December 13, 2018, April 24, 2021. So, kung mapapansin nyo guys, ang aking pong traffic source na external, Reddit, okay, 58%. Ang Reddit ay isa sa mga platform din yan. Facebook, Messenger, ito po ang nabubuhay sa external source ko. So, saan ko po, paano po ito nangyari, mom and daughter? Nagbababa po kami ng link sa Facebook, same as a Messenger. Reddit is also one of the platform. Noong nakaraan nga, lumalabas dito ang Shopee PH ko. Pero ngayon, so far, natalo ata yung Shopee PH ko. So, ngayon, Shopee yung online selling, guys, ha? Kasama po ako doon sa mga nakaraang buwan, kasama yung aking, lumalabas dito sa analytics ko yun. So ngayon, tatanungin natin, mom and daughter, ba't ka nagbababa ng link dyan? Kasi marami nito sabi na bawal magbaba ng link sa Facebook.
Shoutout sa iyo, Rodel TV Official. Rodel TV Official, welcome on my stream. Wait na nga, pasok ko lang si Rodel of TV Official. Rodel TV Official. Yung mga bago sa live ko, nagdi-discuss po ako guys dito guys regarding YouTube guys ha. And Rodel Official, I'm already playing your videos. You have 11 videos. I will play all your videos, okay? So I'm playing your videos now. Rodel Official, I hope you stay. Regards from Sir Debdeb. Ay, shoutout sa iyo ha, Rodel Official. So ngayon, pinakita ko sa inyo yung analytics ko para po magkaroon kayo ng idea. Tama ba ang sasabi ni Mom and Daughter na pwede ako magbaba ng link sa Messenger, sa Facebook, sa Google. Ngayon, isa sa mga titingnan natin, kung titingnan natin guys yung aking channel, okay, di ba sa ating platform, kung mapapansin nyo po, mismong si YouTube, kunwari itong video na to, kung titingnan nyo itong video na to, yung aking live, sa may bandang baba may 14 thumbs up ako, 17 viewers, may share na nakalagay. So kapag pinindot natin itong share na to, si YouTube mismo nag-prepare nitong share. Nakalagay na dyan ang Blogger, LinkedIn, Twitter, Reddit, kung mapapansin nyo, Tumblr, Pinterest, Skyrock. So hindi ko alam ito basahin itong dalawang to at saka kasama si Facebook. Ito kasi guys, WhatsApp, isa sa mga major social media na gamitin ng tao. Isa ito sa mga social media na gamitin ng tao. So ngayon, si YouTube, ginawa niyang features na to. Bakit niya ginawa? Para ma-share natin sa ibang social media. Para po, makakuha siya ng bagong viewers na hindi gumagamit ng YouTube. Possible na dun sa mismo mga other social media, which is, you drop your link sa bawat social media. Kung sabihin natin 10 social media ginagamit mo. Bawat isa, kunyari, Facebook, Twitter, Reddit, LinkedIn, Go, WhatsApp, kung lahat yan binabaan mo ng link. At bawat social media, meron kang isa mahakot. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam na merong sa bawat social media, may nag-click ng link mo at pumunta sa platform niya. Ginamit. And this is your, shoutout sa ZapG, this is an advantage. Advantage ito na may nag-click ng link mo coming from outside, external source, which is pumasok sa platform niya na malaking puntos din sa channel mo. Okay? So ngayon, pag sinabi natin bawal ba magbaba ng link, kayo gumawa ng conclusion. Bawal ba magbaba ng link sa ating sa GC, sa Facebook? Okay? Kung ako tatanungin, depende. Okay? Paano naging depende, Mom and Daughter? Kasi karamihan ngayon ng mga activity ng mga content creators, eto nagiging namimiss use nila or ang tawag nito, na-abuse nila ang system na to. Naabuso. Paano naman, Mom and Daughter, naabuso? Kunwari sa GC natin, meron tayong miyembrong 10. Sa GC, ha? Nagbaba kayo ng link sa GC. At doon sa GC, may miyembro kayong 10. At itong 10 na to, dahil miyembro kayong 10, syempre yung 9 na magpe-play ng video ninyo. Ang ginagawa, magpe-play from, kunwari ngayon umpisa ng pagpe-play, 24 hours, 7 days a week na nagpe-play ng video ninyo. Which is, wala nang hinto, kasi ka-member ko yan. Sasabihin natin, i-play mo naman ang videos ko para tumaas ang revenue ko kapag na-play ang ads natin. Nagiging ganito ang sistema ng mga GC. So, ang nangyayari, ako guys, wala akong kagrupo. Miyembro ako sa mga groups, but I'm not that active na katulad sa mga may kagrupo ngayon na super active niyo sa group, which is na nagkakaroon kayo ng abusive na activity na kapag binaba niyo yung link niyo doon sa GC, napiplay yon, halos wala nang hinto ng kakaplay. Naintindihan niyo po ako guys? Walang hinto, which is yun ang nagiging epekto sa analytics ninyo na nagkakaroon ng invalid traffic. When you say traffic, ito yung viewers ninyo. Paano nagkaroon ng invalid traffic, Mom and Daughter? Very obvious kasi
nasa siyam na miyembro ng GC na nag-play sa inyo 24 hours, 7 days a week, walang hintong kaka-play kasi ang akala natin, kapag na-play ang ads natin, tayo po ay tataas ang revenue natin, okay? So, si YouTube may policy at saka si AdSense. Kung papansin niyo po yung ang policy ni AdSense, teka lang, eto. Meron po siyang policy na invalid. Common reason AdSense accounts are disabled for invalid traffic. Ano to? Katulad nito, clicking the ads on your own site, YouTube channel or apps. Okay, ano to? Clicking the ads on your own site. Isa ito sa mga nami-misinterpret at hindi naiintindihan ng karamihan ng mga YouTuber na napaka-obvious po natin kapag tayo po ang nagpe-play ng mga videos natin. Tayo muna guys ha, kasi ang iba gumagawa ng maraming account. Zabji, shoutout sa Zapa, gumagawa ng maraming account at they are playing their own videos na nadidetect ni YouTube through our internet connection. At ang result mo na sa analytics natin. Yun at yun ang nagpe-play ng videos natin kasi ang normal behavior ng tao, normal tayo lang ha, kunwari hindi tayo YouTuber, isipin nyo na tayo ay mga ordinaryong user ng platform ni YouTube. Kapag napanood na natin minsan ang isang video, pwedeng dalawang beses, pwedeng tatlo, ito yung mga normal behavior natin guys ha, yung normal, hindi abusive. Na ikaw ay isang ordinary viewer lang. Kahit kayo mismo, kapag nanonood kayo ng TV, kapag napanood na ninyo ang isang video, ayaw niya nang ulitin. Pwede niyong ulitin baka sa climax lang. Or pwede niyong panoorin ng tatlong beses kung kayo po ay isang fan ng video na yon. Or isang fan ng palabas na yon. So, nangyayari sa atin, kapag ka nasa GC, sabi ko nga, 24 hours, 7 days a week, wala nang hinto ang kaka-play na nagkakaroon ng invalid traffic, nakiklik ang mga ads, napi-play ang mga ads, which is dito pa lang sa first na sinasabi dito. Clicking the ads on your own site, na api-play ang ads, sabi dito, YouTube publishers, tayo yon. When viewing your videos, you must keep the ad so that the advertiser costs are not artificially inflated. Okay? Maliwanag po dito. Kahit unintentional pa yan, hindi mo intentional, unintentional yan. Kasi nakikita po sa internet connection. Another one, dito naman na fall ang ating mga friends, co-workers, others connected sa atin. One or more users repeatedly clicking the ads on your site. So, dun pa lang sa ating mga ka-friends, ka-GC, nakikita ni YouTube na ito, there is something wrong. Suspicious. Don't encourage or ask your friends, family, co-workers to click your ads. So, dito pa lang, alam ni YouTube na kapag kaibigan mo yung nanonood sa'yo. Lolang Madiscarte, shoutout, I love you. Bell's Hope, shoutout sa'yo, Bell's Hope. So, sa activity pa lang natin, kitang-kita na YouTube, sabi niya, don't ask your friends. Dito pa lang, repeated. One or more users repeatedly clicking the ads. So, kaya, sinasabi ko sa inyo, kayo ang gumawa ng conclusion. Bakit si mom and daughter? Bakit ako meron ako Facebook sa aking traffic source? Kasi, hindi ko abusive na ginagawa. Nasa GC ko binababa ang link. I have my messenger. Kung meron man ako messenger, hindi ako katulad ng ang miyembro ko ay alam nating nag-uusap-usap tayo na ito, i-play mo ako, may bago akong video. Usap-usap tayo. I have my messenger. Dinababa ko doon ang aking link, pero hindi abusive. And isa sa mga kwende namin, okay? Kung meron man akong ka-GC, I'm not joining the kind of activity na ginagawa nila. Kaya po nagkakaroon ng account closure na ng ating AdSense. Ito yung natatakot yung iba. Naku, bawal magbaba ng link. Actually, hindi bawal magbaba ng link. It's the way you use your link. It's the way or how you collect viewers from other platform. Hindi bawal magbaba ng link sa Facebook,
sa Messenger, ganyan ang gusto ni YouTube na makahatak tayo ng viewers from other social media. Ang target natin, hindi yung kagrupo mo lang. Ang target natin is to widen, mas malawak na market ng ating videos. Hindi lang ikaw kukuha ng viewers mo sa platform ni YouTube, kundi maaring merong hindi gumagamit ng YouTube na pwede mong kuhanin sa Facebook na gagamitin ang platform niya. Ito talaga ang kanyang aim. Kaya pwede tayo mag-share ng link sa mga iba't ibang social media to widen or para lumawak ang inyong mga viewers. So, ganun po iyon. Sana guys, naintindihan nyo, fish on the dot, naintindihan mo ba yung aking explanation sa about doon? Bawal ba magbaba ng link? Kaya sabi ko, hindi ako sasagot sa inyo kung bawal o hindi. Through my explanation, sana naintindihan nyo kung ano yung nais kong ipaabot sa tinatanong nyong sagot. Kayo ang gagawa ng paraan. Paano na hindi maging abusive ang isang sistema na naaabuso ngayon ng makaramihan. Lola Mariscarte, shout out. Play na kita. Ano, nag-gets po ba yung mga nagtanong sa akin, guys? Ha? Pasensya na kayo, ha? Kung medyo unclear po yung ating explanation. Kung hindi nyo masyado naintindihan. Wait lang, kasi silipin ko na si Lola Mariscarte. Na-play ko na lahat ng video si Lola Mariscarte. Next time siguro, parang di tayo masyadong mahuli ni YouTube or... Master Gundam Bloiser. JB Vlog, mega love shoutout sa iyo, ha. Bells Hope, play na kata, Bells. Bells Hope. Meron pa ba? Do you still have questions regarding YouTube? Di ba ba si Kwan? Fish on? Bells, naka-play ka na. Wait lang, ha. Yung mga hindi ko pa na-play, guys, ha. Wait lang po kayo, ha. JB Vlog and as si Master 8 Gundam Bloiser. Hi to you. Master 8 Gundam Bloiser. Wait. Master 8 Gundam. Master 8, I'm playing your video now. You have 301 subscribers, okay? So you're on live. I'm playing your video. You're on live. Guys, huwag niyo ako gagayahin, guys, ha, kapag kayo po yung nasa sa system ko. Actually, pangit po yung system na naka-live ako tapos nasa live ako niya. Parang ganun. Kasi may mga cases na iba-iba naman tayo ng pananaw na yung mag-iiwasan natin yung panunulot ng mga na viewers. Okay? Sige, Bells. Titignan ko, ha. May premiere ka. Master 8, I'm playing your video. Check ko lang. Premiere. Ba't wala? Parang wala akong makita ng premiere. Ito yung mga videos mo, latest. One day ago. Ito. Wala akong makita ng premiere. One month na to, Bells, wala akong makita ng premiere. Check mo muna, Bells. Hindi ko mahanap yung premiere mo. Check mo muna, Bells, yung premiere mo. JV Vlog, hello, Chang Ina, Miss. Mega love shout out po. Bell, paki-check mo muna yung kwan. JB? Ano ba yan? JB ba yan? J-Vlog pala TV. J-Vlog TV. J-Vlog, may 181 ka subscribers. Sige, naka-play ka na. J-Vlog, naka-play ka na, J-Vlog. Lahat ng videos may pa-play natin, ha? J-Vlog, I hope you stay. Kasi pagka wala ka dyan mamaya, hindi ko ipi-play yun. Bells, pa-check mo na muna ako ng kwan mo, ng premiere mo. Hindi ko mahanap, eh. Baka naka-play na yon. 17 viewers.
Are you still there, Jay Vlog? Salamat po. Naka-play ka na ito ha. Meron ka lang naman 26 videos and as minutes lang 'yan. Hindi ako nagpe-play guys ng isang video lang. Nagpe-play ako ng maraming videos. Andiyan na siya, nakita. Nakikita ko. Okay, wait lang. Anong date? Eto, videos mo, one day ago, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 6 days, 1 week, 1 week, 1 week, 1 week. Oh, yan lang, nakikita ko. Na-play na to, may mga views na to, oh. Ba't hindi ko mahanap? Ba't kaya? Baka ko kaya may depresya ang mata. May mga views na to nakikita ko eh. Oh, halos na-play ko na lahat ng videos mo. Mabot na ako sa 3 months. Wala na. Wala. Wala na ako nakikita. San dyan banda? Wait lang ha. Ngayong 26. Okay, check ko. Ulit. Ngayon, 26. Eto, oh. Punta ko mo sa home, ha? Ayan, oh. 26 ngayon, eh. Eto ba? Eh, naka-play na yan sa akin, eh. Eto ba? 15 views na yan, eh. Eto lang naman ang meron ngayon. Bells. 25 to, eh. Walang 26. One day ago, wala akong makita ang 26. Meron na lahat itong views, oh. Tingnan mo yung screen ko, Bells. San dyan banda? Upload. Ito, popular upload. Oh, nahalos na play ko na to, eh. Hindi ko makita, Bells. Sorry, Bells, ha. Hindi ko alam bakit na nangyari yun. April, Stevie, Janine, Ramiscal. Everything under the sun, shoutout. Eto ba? Eto na. Nakita ko na. Ayan, ngayon pa lang pumasok. Kita ko na. Nakita ko na, Bells. Di ba may ako ibaba to? April's, shoutout Janine. Jenny pala, Jenny Ramiscal. Jenny Ramiscal, shoutout sa'yo. Hindi na ako lalabas dito, ha. Nandito na ako sa premiere mo. Jenny Ramiscal, kumusta? Jenny Ramiscal. Yung nagtama sa akin, mom and daughter, thank you so much. Jenny Ramiscal, shoutout sa'yo. May tanong pa po ba tayo? Naintindihan ba yung tungkol sa Kwan? Sa explanation natin about doon sa pagbaba ng link sa iba't ibang platform. Jenny Ramiscal, ibaba ko yung link po ng premiere mo ha. Pero pagka wala kayo dyan, guys, ipiplay ko yung videos ninyo until 10 p.m. Nagpiplay po ako ng videos until 10 p.m. Pag wala na kayo dyan, i-stop ko po ito pag bigla ako nag-roll call, ha? Pasensyahan po tayo. Sige, baba ko na itong link ninyo. ZapG pala, play ko pa ZapG, wait lang. Nakababa na yung link ninyo dyan, nakapin na rin. ZapG, play na rin natin. May music ba kayo naririnig sa akin, guys? Sa live ko, parang naririnig ko yung headset ng anak ko. Hala, ang ingay pala. Maingay ba yung live ko? Maingay ba yung live ko, guys?
JB Vlog, ano yun? Bawal po bababa ng link sa mga LS? Sige, JB Vlog, sagutin kita ha. Wait lang, guys. Wala namang music. Okay. JB Vlog, Zap G, naka-play na video mo, Zap. Okay, si JB Vlog, bawal ba magbaba ng link sa LS? Okay. Actually, dati, ang pagbaba ng link, okay, kami talaga nagbababa ng link. Katulad ngayon, nagbaba naman ako ng link ngayon sa ating chat box. Kung mapapansin nyo, nagbaba ako ng link at saka nagpin ako. Pero hindi maingay. Ah, okay, sige po. Akala ko kasi maingay kasi naririnig ko yung headset ng anak ko eh. Ito. Naririnig ko siya ngayon. Hindi ko na aayusin. Akala ko naririnig nyo din. So, kung mapapansin nyo guys, before sabi ko, ang pagbaba ng link, hindi siya ganun ka-abusive. Hindi siya ganun inabuso ng mga nung panahon namin ha. Hindi kami ganun ka-abuse gumamit ng link. Kung mapapansin niyo nagbaba ako ng link at nakapin naman diyan. Ang nagiging sistema kasi sa atin, naging abusive tayo ngayon. So siguro since last year yan, September. Simula nung inalis ni YouTube ang go-to channel sa kanyang features, meron kasi dating kapag pinindot mo yung bawat pangalan, kunwari itatapat mo yung pangalan sa, kunwari kay Zap G, di ba pag ginagawa mo ng moderator, block users, hide users, doon nakasama po doon sa features noon ang nakalagay doon, go-to channel. Pag pinindot mo yung go-to channel, mapupunta ka sa channel na gusto mong bisitahin or kaibiganin or papanooran. So pero nung panahon na naging abusive yung ganung klaseng sistema, inalis ni YouTube yon. Kasi nagkaroon ng sub for sub activity na talamak sa kanyang platform. Ang sub for sub, yung ginagawa natin actually ngayon, ay under yan ng fake engagement sa kanyang policy. Ang pakikipagkaibigan or pakikipagpalitan sa, kung papansinin natin sa dito sa fake engagement policy, kung babasahin natin, ang ginagawa nating activity ngayon na makipagpalitan ng subscription ay prohibited sa kanyang committee guidelines. Dahil nga, ang naging sistema, wala naman tayong, kapag nag-upload ka ba ng video, wala ka naman magiging viewers agad. So ito yung naging paraan ng mga content creator na umpisahan or i-introduce ang channel nila sa kapwa content creator. Para ba, ito yung panimula natin. So ngayon, sabi ko nga dito sa fake engagement policy, babasahin ko lang po, baka hindi po alam ng iba, yung offering to subscribe to another creator's channel only if they subscribe to your channel, sub for sub, ay fake engagement. Ano ibig sabihin ng fake engagement? Peke. Hindi legal sa kanya. Kaya ibig sabihin, alam niyang may ganito na nakikipag-sub for sub lang tayo. So, ngayon, ang mga YouTubers naging wise enough para gawin ng klase. Kasi kahit YouTuber tayo, meron tayong karapatan. We have also the right to subscribe kung sino yung gusto nating i-subscribe. Karapatan din natin, hindi porket sinabing content creator tayo, wala na tayong karapatan na mag-subscribe. Katulad din ng iba, kapag merong gusto na panoorin at mag-subscribe sa channel, nakakapag-subscribe, tayo may karapatan din. Kaya lang, ang nangyayari sa atin, naging abusive tayo, nakipag-sub for sub. May tanong po ako, mama and daughter, Chang, sige, babasahin ko, Chang. So, kung babasahin ko po ang policy ni YouTube, sige, ano yung, binaba mo na ba, Chang? Hindi pa. April's Life pala, hindi ko pala napi-play. Welcome here kay mama and daughter. Matuto ka dito ha, maraming bagay-bagay. April's Life TV, hindi ko pa pala napi-play. So, babasahin ko kung sa mababasa ang policy na yon, na bawal magbaba ng link, okay? Andyan pa ba yung nagtatanong? Andyan pa ba? Baka wala na ha? Kasi baka, wala na. Eh, yung mga nandito eh, kabisado na yung babasahin ko. Kubo ni Juan, shoutout. Hello ho, sabi daw po doon na panood ko po sa balita. Dapat irehistro daw po ang
na po tayo pag 5K na yung babayaran na rehistro BIR. Tanong po, kaya yun? Tama po yun? Kaya yun, mom and daughter? Alam mo, Jepoy, ako rin eh. Kaya marami po ang nagdi-delete ng mga channel nila kasi ayun nila, kasi tayo hihinga na tayo, diba, ng tax. So ngayon, hingan tayo ng tax. So ibig sabihin, magbabayad tayo. Kung kakarampot na yung kakarampot yung ating kinikita, of course, mababawasan ng ating kikitain kasi mapupunta na sa tax. Hindi ko alam kung paano magparehistro or ano ang gagawin sa ganitong klaseng sistema kasi ako rin wala rin akong alam about this one. Kasi hindi katulad ng nababasa ko ngayon, hindi pa ako nagsesearch about this one kasi balibalita pa lang naman yan. So hindi ko alam kailan i-implement ang ganitong klaseng sistema about sa tax. Okay? So wala pa akong idea kung kailan siya dapat i-rehistro, kung ano ba dapat ang kanilang requirements para i-rehistro yung ating mga ganitong klaseng vlog natin, okay? Alam niyo po, dinilit ko channel ni Jamil, hindi kaya dahil diyan sa tax. Yan ang sabi ng karamihan na mas mabilis sila Jamil kasi 50 to 100 na sa sumasahod ay kailangan magbigay ng tax. Ewan ko lang yun sa atin ha, na hindi naman tayo umaabot ng ganong kalaki. Ewan ko lang sa atin ha. So, hindi ko lang alam doon kung paano tayo kukuha na ng tax. Ano ba ang klaseng percentage na makukuha natin? So, buti pa nga yun sa ibang bansa. Alam natin kung ilang percentage ang tax nila. Wait lang guys, natapon kasi basura ko. Natapon yung basura ko. Baka magkalat. Nasipa ako. Okay. So, hindi ko pa po alam. Wala pa po akong direktang sagot. Pero kay JB Vlog TV, may direkta na po akong sagot dyan. Okay? So, ako po, di ko po alam kung magpaparehistro po ako. Hindi ko po kaya ang 5K dahil 5:30 lang po ang rehistro. Pero, deadline daw po siguro is umangat ng 5K bayaran. Nakita ko po sa video. So, ako hindi ko rin alam kasi wala, kung magtatrabaho lang ako para sa tax, aba hindi na ako magaganito. Hindi na ako magba-vlog kung pupunta lang lahat sa tax yung kikitain ko kasi wala naman akong kinikita eh. Wala naman akong kinikita sa pag-YouTube talaga. Okay? So punta na tayo doon sa JB. JB, bawal ba magbaba ng link sa loob ng live streaming? Kung mapapansin mo JB, under ng spam discipline practices and scam policy, eto magkakasama ha yung mga spammer, mga deceptive practices, and scam policy. Kung papansinin mo, si spammers at saka si scammers, isang policy lang sila. Magkapares lang sila ng policy kay YouTube. So, pag binaba natin yung basa niyan, under po dito, comment spam. Sabi dito, the following types of content are not allowed in YouTube. Keep in mind, this list is not complete list. So, pag binaba natin yung basa, posting the same comment repeatedly with a link to your channel. Nakasnamdan sa may bandang baba, yun daw nagpo-post ng pare-parehas, same comment repeated, paulit-ulit, with a link to your channel is comment spam. Akala natin ordinary lang ang comment spam. Akala natin ordinary, okay naman, i-spam lang naman yung comment natin. Posting ha, paulit-ulit, na pare-pareha, na mga link ay pinagbabawal, not allowed on YouTube. Nako-comment spam yan. So, kung merong comment spam, tingnan natin guys ha, meron din po mga video spam. Okay? Video spam, ibig sabihin, those are excessive na napopost ang mga video, massively uploading content that you scrape from other creators. Posting the same content repeatedly across one or more channels. Kung mapapansin nyo, video spam, pagka massive, pagka sobra na, nabibideo spam din pala yan. Okay? So, sa atin naman, okay, wala sis. Lirio Bagasina, shoutout ulit ha. So, kung papansinin natin, hindi lang sa video spam, pati rin pala sa comment spam.
meron din palang pinagbabawal si YouTube. And ano ba ang epekto nito ngayon? Ano naman pakialam ko kung may spam ako? Di ko makita tanong ni Chang. Andiyan ba si Chang? Nawala yata yung tanong ko. Hindi ko nga nakita. Chang, na naghanap ako, hindi ko nahanap yung tanong mo, Chang. So Ate Sonia, alam ko may premiere ka, binaba ko yung link mo kanina, Ate Sonia. And I'm already playing your video sa baba. Ate Sonia Lipil, shoutout, I love you. Nakakuan na, nagbaba ko ng link mo kayo na about sa premiere mo. Alam ko may premiere ka. So, doon sa ating tinatanong comment spam lang naman, ano naman ang epekto niyang comment spam na yan sa channel namin? So, diba, sabi ko nga, ang target natin is to get your subscribers and your watch hours. Kukuha ka ng subscribers, yan ang pinaka-target mo. Ngayon, dahil umiikot ka sa mga live streaming, hindi mo napapansin that you are already abusing na nagbababa ng link kasi nga moderator ka. Inai-spam pala yung video, ay yung mga videos na yon na binababa mong link. So ngayon, kung papansinin natin ha, ito ang pinakamasaklap kasi naghahanap ka ng subscribers, naghahanap ka ng viewers under ng fake engagement. Kung ikaw ay spammer, kasi comment spam, nai-spam na yung video, ay yung link mo, at yung account mo na flag na ni YouTube na spammer. So kung titingnan po natin dito, ang mga spammer, sabi po dito, yung mga suspended accounts and subscribers that are identified as spam will not count toward the total number of subscribers. Pati po ang views ay hindi po bibilangin. Or views. Suspendidong account at mga subscribers na na-identified as spam will not count toward your total number of subscribers, pati po ang views. So ngayon, masasayang lang. Ito yung malaking epekto sa ating channel. Na akala mo na dadagdagan yung subscribers mo, na akala mo yung views mo tumataas kapag ka nakita ni YouTube yung mga nanonood sa'yo spammer. Kung kayo-kayo rin, sa loob ng chat box ang nagbababa ng link, automatic at nagdidikitan, possible na hindi bibilangin ang views pati po ang subscriber count nang dumidikit sa inyo. Sayang ang effort. So ito yung malaking epekto doon sa ating channel. Aray, nakakapagod naman ang effort kung mawawala lang host. Yes, nakalagay dito oh, hindi bibilangin. Kung ma-monetize po daw po si Chang Ina, may kukuha po ba daw siyang bonus kay Whitey sa mga short niya o wala? Si JB Vlog nakita niya. So sabi ni JB Vlog, kung ma-monetize ba daw po si Chang, may makukuha ba daw siyang bonus kay Whitey sa mga short niya o wala? Alam ko sa short videos, meron siyang revenue. Pero yung bonus, hindi ko alam. Siguro 13 month mo, Chang, sasahod mo yun sa trabaho mo bilang frontliner. Chang, sa bonus na yan, hindi ko alam, pinag-usapan about sa bonus ha. Dito pa nga lang, tinitipid na nga tayo ni YouTube eh, okay? So what more sa bonus na yan? Sa short videos, may revenue, okay? Sa revenue na. 1 million views po ang short mom and daughter. Hindi mo ba nakikita sa kwan mo? Sa revenue mo? Sa short, Chang? Alam mo namang merong revenue ang kwan natin. Wow, China, ola may 1 million views, Chang. Wow, galing naman ni Chang. Nadadagan ba, Chang, ang iyong kwan? Subscribers? Ang maganda kasi sa shorts natin, sa subscribers natin, isa sa mga, sana hindi na lang short, Chang, ano? Sana, Chang, hindi short yan. Kasi, kapag hindi short yan, Chang, napakalaki ng 1 million views. Kung kilala mo si Kwan, kilala mo si San Migloy, million views, umabot na ng 900 ang kanyang revenue. Tignan ko nga. Di ba nakikita, Chang, sa Kwan mo, sa analytics mo? Nag-reflect na yan sa analytics, Chang. Tignan ko nga. Asa 1 million views mo dito? Check ko lang, ha? Asan yung 1 million views, Chang? Meron na ba, Chang? Chang, meron asan yung 1 million views mo? Oh, di pa nga money si Chang, pero... Ay, hindi pa pala money. Okay. Maris, yung shake-shake price niya po, mom and daughter. Ah?
pagka hindi pa tayo monetize, okay, at nakakuha ka ng ganyang kadaming tawag na to, automatic, okay, kapag hindi po tayo monetize channel and you get your views, okay, and your watch hours, nakuha mo yung watch hours mo instantly at saka subscribers, walang pakialam si YouTube kung gaano pa karami ang iyong subscribers and ang iyong watch hours. Nasa playlist ng short mamadot, pero di po kasi ako money. Tiyang hindi, walang pakialam si YouTube. Ang kwan lang doon, makukuha mo yung requirements mo, pero kung hindi ka pa monetize, automatic, walang bonus na. Bonus na sabihin na, automatic you will get revenue. Kaya nga, hanggat maaari, madaliin mo nang ma-monetize ka para kung madadagdagan man niya mga views niyan, kung hahakot man niya ng views yan, automatic mag-earn ka. Hindi ka pa nag-a-apply for monetization, hindi ka pa legit eh. Hindi ka pa eligible sa platform niya. Kaya kailangan mo siyang i-apply. Kasi magiging useless lahat nung yung views at saka, hindi naman useless. Kumbaga, hindi mo siya pakikinabangan through revenue. Kung sa subscribers, bilang pasok yan, at saka sa watch hours, pasok yan. Pero sa revenue, walang kita. Ganon. Ay, Richard UK, shout out. What if ma-comment spam ka? Kasi may kasama ako na nag-comment spam siya. Pangalan lang ng kasamahan namin sa live ang comment niya. Pero nadidelete. Ano ang epekto nung sa YT niya? Ano daw? What if kapag na-comment spam ka? Guys, alam niyo guys, pagka tayo po ay nagiging spammer, may mga cases na si mismong YouTube ang nag-hide sa atin sa community. Okay? Kapag na-flag ka ni YouTube na spammer ka na, sa mismong community, hindi ka po nakikita. Okay? Hindi ka makikita sa club naman, makakain na nga ng nalang sa Jollibee. O sige, tiyan ganun talaga ang buhay. Okay? Ganun talaga. So, yun sa about dun sa kay Bell's Hope. Bell's, ano ba ang epekto natin pag nagpatuloy tayo sa pagiging spammer? Mismong tayo, akala natin tayo ay nakikita pa sa loob ng chat box. Okay? So, may papakita ko sa inyo, ha? Dito, ha? Papakita lang natin. Eto. Tingnan natin to, okay? Mag-transition ako. So, yun nasa transition ko ngayon. Richard, shoutout sa'yo, Richard. Mag-play ako ng videos niyo. Wait lang, ha? Akala ko muna na si Chiang. Laki kasi ng views, eh. Sayang, Chiang, ano? Kung mapapansin niyo, guys, yung aking screen ngayon, ano oras na ba? Magpo-4 na pala. Guys, mag-end na ako ng live maya-maya, ha? Kung papansin niyo po, guys, yung aking screen, dito sa, at nasa na si Bells, so Bells, pansinin mo, Bells, yung aking screen. So, dun sa may bandang taas, may nakalagay top chat. Pag binuksan ko yan, okay, makikita mo top chat at saka live chat. So, sa top chat, some messages such as potential spam may not be visible. Kung pansinin mo yung sa taas, kapag spammer ka, posible minsan, hindi ka makita sa loob ng chat box. Iyan isa sa mga penalty natin, epekto natin yan. Sa channel natin, kahit anong type mo pa dyan, nga, JB Vlog, maldita yan si, makulit si Nightbot. Venom for your life, shout out, how are you? Yung kasamaan ko pa man, daughter, yung comment niya is na-spam. Kasi ganito, kapag ito kasi top chat at saka live chat, dalawang klase kasi tayo. Kami katulad namin ginagamit natin kadalasan yung top chat. Si mismong YouTube, nagpi-filter. Kasama natin si YouTube na nagpi-filter ng mga spammer. Kaya kapag ikaw ay spammer, posibleng hindi ka na makita sa loob ng live chat. Naka-hide ka na. Posibleng you are not visible in our eyes. Pero ito yung miracle doon. Ito yung pinaka sa kwan ni YouTube, mysterious. Sa'yo, nakikita mong ikaw ay nagtatype sa screen mo. Pero sa screen natin, or sa screen ni my host, hindi kita, I'm good, Venom for your life, hindi natin siya mabasa. Ganun ka mysterious, si YouTube. So, wag mo na lang tayo na maging ganun ka, type ka ng type, pagod ka na pagod, nakaka-type, shoutout ka ng shoutout, tapos spammer ka, hinahide ka pala niya. So, sa screen niya, nakikita niya nagta-type siya. Pero sa screen natin, hindi natin siya makita.
ganun ang mga spammer. Hina-hide niya. So, isa sa mga disadvantage ng mga spammer. Venom for your life. How are you, Venom for your life? I miss you, bro. Venom for your life. I miss you. Okay, I will play your videos, Venom for your life. Venom for your life. Okay. May tanong pa po ba tayo? Guys, kung wala na kayong tanong ha, mag-end na po ako ng live guys kasi may aasikasuhin pa ako. Venom for your life, I'm playing your videos now. Thank you so much for dropping by. Meron pa ba akong nakaligtang i-play? Sabi ni JB Vlog, sino Sophia, naranasan niya yun. Yun yung isa sa mga disadvantage. Richard UK TV, play na rin kita. Yung mga hindi ko pa na-play, pa-comment po dyan ha, Richard. Richard UK TV, play na rin kita, kapatid. Okay, yung may mga tanong pa po ba tayong hindi nasagot? Kasi mag-e-end na po tayo ng live. Siya, pag nagagalit mami daughter, kasi may mga Pinoy henyo, eh yung pangalan ng kasama din namin sa live, sagot. Sabi niya, nasagot na daw niya. Yung pala, nadidelete comment niya. Oo, ganun. Mismong sequence, meron kasi si YouTube inassign ngayon na Google team na na moderator na kapag ka-spammer ka, siya mismo ang nagdi-delete. Okay? So, kaya pala daming lagas minsan po. Uy, Rodel TV official. Opo, may ganong cases. Ate Sonia Lipil, I love you. Getting prepared for my wrestling match. Wow! You're going to do wrestling? Hope to start filming in a few weeks. Better for your life, good luck to your career. Okay? But I hope you don't do wrestling to your wife. To your wife. Richard, hello po, hi po kay Lucy. Meron ba tayong ito na kaligtaan ng i-play? Wala na, no? Rodel TV, shoutout ulit sa'yo, ha? Zap G, mabuhay. So, Venom for your life, good luck to your new career now. Keep on filming keep filming. Saan na ako napunta? Ba't nawala? Okay, guys. I need to say goodbye already. I hope you will enjoy the rest of the day. Thank you so much. Love you all. And see you guys tomorrow. Wrestling to my wife. Ay, kilos. Venom! Okay. Loko-loko to si Venom. Bye, everybody. See you guys tomorrow. See you tomorrow. Bells hope. Dala ka ng pasalumpong pagpasyalkan nyo. Salamat. Why, ba't ganun? Pagpasyal nyo. Magkwanda ko, papasyal daw kayo, magdala kayo ng pasalubong. Tawag-tawag si April's Life. April's Life, I love you. Thank you so much, guys. Ginger R, Trodel, bye po. Maraming salamat. Nakaplay yung video show until 10 p.m. Thank you po to all. Thanks. Love you, love you. Bye. See you tomorrow.